Libing ni Jobit Baldivino, dinagsa at inabangan ng kababayan. Matiyag ang inintay ng mga nagluluksang kababayan ang karo ni Jobit Baldivino na maghahatid sa kanya sa May Most Holy Rosary Parish Church para sa huling misa bago ito ilibing sa Paradise View Memorial Garden sa Batangas. Ilang mga fans ang nagsaboy ng bulaklak sa karo bilang pagpapakita ng pagmamahal sa Yumaang Batangas Pride. Jobit Lasin Baldivino, October 16, 1993 to December 9, 2022, was a Filipino singer and actor. He was the first winner of reality talent competition show Filipinas Got Talent in 2010 at ipinanganak sa Rosario, Batangas noong October 16, 1993 at kasalukuyang 29 years old noong pumanaw nitong December 9 sa Batangas City. Tunay na napakabata ni Jobit kung kaya't nakakalungkot isiping maaga itong pumanaw. Nagmula si Jobit Baldivino sa mahirap na pamilya at nakatira sila sa Batangas. Kinilalang magulang niya sila Hilario at Tristesta. Mayroon siyang apat na kapatid at naranasan ni Jobit na magbenta ng siomay sa school at sa palengke nang sa gayon ay makatulong siya sa kanyang magulang at upang may pera siyang magamit sa kanyang pag-aaral noon. In 2010, sumali siya sa first season ng Pilipinas Got Talent as a singer with the intention to use the prize money upang tulungan ang kanyang pamilya na makaangat at makaalis sa mahirap na pamumuhay. Noong mga panahong iyon ay high school pa lamang si Jobit at both of his parents ay parehong walang trabaho. He won the grand final at the talent competition by performing a cover of Too Much Love Will Kill You by Queen. He was later named the Promising Recording Performer Artist of the Year at the 2011 Box Office Entertainment Award. Jobit Baldivino pursued a degree in criminology at Batangas State University. He wanted to be a lawyer just like his godfather. And on December 3, 2022, dinala si Baldivino sa Jesus of Nazareth Hospital in Batangas City matapos niyang makaranas ng difficulty sa paghinga after performing a song during a Christmas party. He suffered a mild hemorrhagic stroke and became comatose after an operation. Hindi na siya muling nagising pa matapos noon and eventually died due to brain aneurysm on December 9, 2022, nearly a week after he was taken to the hospital. Ayon sa ama niyang si Hilario, na-diagnose rin ang anak na mayroong heart enlargement. Habang nagpapagaling ang anak, ay naimbitahan ito sa party sa Batangas City noong December 3 at hindi ito nakatanggi. Sinabi nito na tatlo ang kinanta ng anak pero naghahabol na ito ng hininga makaraan ang ikatlong kanta. Three songs lang ang kanta niya. Pagkatapos nakita na siya na nakaupo, nakangiwi ang nguso. Nadala agad siya sa ospital. Nakalakad mula sa ambulansya. Nasabi pa niya na lalaban siya dahil gusto niyang mabuhay. Pero nakomatose na siya pagkatapos ng operasyon. Saad naman ni Camille Ann Miguel na kilalang fiancé ni Jobit. Alam kong lumaban ka tulad ng pangako mo sa akin bago ka maoperahan. Nahihintayin kita at lalaban ka. Alam kong ginawa mo ang lahat ng makakaya mo para lumaban kasi pag kinakausap kita sa ICU, umiiyak ka. Sobrang sakit, sobrang hirap. Alam ng lahat at lalong alam mo kung gaano kita kamahal at lalong alam ko po kung gaano mo ako kamahal. Magpapakasal pa tayo eh. Magkakababy pa tayo.
napakadami pa nating plano. Maraming netizens ang nalungkot at nakiramay sa pagkawala ng isa sa pinakamagaling na singer. Samantala netizens, for more Chika updates, please don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat!